Yun na nga mga pare, no? Na-miss natin yung Spanish mackerel, no? Magluluto ulit tayo, no? Ingredients: carrots, bay leaves, olive oil, olive, buong paminta, asin, paminta. O yan, pinagsama-sama lang natin, no? Tapos yung unahin natin yung ano, yung carrots, bay leaves, tapos yung mga buong paminta. Hindi ko lang kung ano tawag niya, basta buong paminta ang alam ko, no? So, ang gagawin ulit natin, pagkatapos niyang may lagay, ilalagay ko na lahat yung olive. Binili ko yan, buo na kasi hindi na ako magtitira kasi wala na akong gagamitan, no? Para mas masarap siya, mga pare. O, tingnan niyo naman. Tapos, nilagay ko na yung mackerel. Make it sure, mga pare, no? Malinis na malinis yung inyong mga isda bago kayo maglagay dyan. Yung wala ng dugo-dugo, di ba? Para hindi malansa. O, tingnan nyo naman. 8 piraso yan, mga pare. Kaso, medyo mahal nga lang. Hindi pa fresh kasi frozen yan, no? So, wala kami magagawa kasi yan lang talagang nabibili dito. Tapos, nilagyan ko na rin pala ng mga paminta. Tapos, nilagyan ko ng 3 pirasong siling mahang, mga pare. Tapos, nilagyan ko rin ng asin. Huwag masyadong maalat para sa ganun. Kung gusto nyo pa magsawsawan, okay lang, di ba? Tapos, ang gagawin natin, lalagyan natin ng tubig. Make it sure yung lulubog lang yung isda, mga pare. No? Huwag masyadong marami. Tapos, lalagyan na natin ng olive oil. O, di ba? Yan. Yan yung pampalasa, mga pare. Tignan nyo naman, no? Oo, di ba? Ang dami ko nilagay. Sobrang mahal, pero okay lang yan. Tapos, nung sumisirit na, doon ko pa lang nilagay yung 1 hour. Okay, time. Tapos, ang gagawin nyo, hihinain nyo kasi sumirit na siya, oh, yung pressure, di ba? Hihinain mo siya para hindi masunog at hindi matuyo yung niluluto nyo. Hintayin nyo lang. O, nung matapos niya, tingnan nyo. O, nakita niya naman. And, o, di ba? To, tapos, pinakawala ko muna yung pressure kasi mahirap na. O, di ba? Tingnan niyo naman ang ating Spanish style mackerel. O, di ba? Ang sarap niyan. Naku, mapapadami na naman ako ng kanin. O,